Sa unang tingin, iisipin mong walang nilalang na mabubuhay sa parting ito ng dagat. Pero kapag tinitigan, makikitang hitik sa buhay ang tungpok na ito ng buhangin. Nagkukubli rito ang mga lamang dagat na hindi mo alam kung isda o palaka. At 11 species raw ng ganitong nilalang ang pwedeng makita sa bayan ng Dauin sa Negros. Makakasama ko sa pagsisid ngayong araw ang mga dive guides na sino Kuya Nonoy at Kuya Tito. At ang American marine biologist na si Daniel Giri na nag-aaral sa mga mukhang palakang isda na hinahanap ko. Ang mga frogfish. So short entry tayo, ibig sabihin hindi tayo papasok sa dive. Hindi tayo magagamit ng bangka para mag-dive. But instead, dito tayo sa beach. Pagsisid namin, taka ako kasi parang the terrain is sandy and wala masyadong corals. Basta it's just small patches of habitation. Pero hindi pa man kami nagtatagal sa ilalim, may napansin na agad ang mga kasama ko. Isang nagkukulay asul na pugita. Itong Dauin, kilala sa 3 species ng octopus na pwede mong makita dito sa dagat nila. Yung mimic, yung wonderpus, at yung blue ring. Kaya tawag silang the big 3. Sinabi sa amin ng mga taga rito, it's been months since they last saw a blue ring. But we were so lucky, we were so blessed for this dive. Isang blue-ringed octopus ang naabutan naming nagpapahinga. Na-document namin sila mismo na nagpalit ng kulay, naglakad, lumaki yung ulo niya. Pero hindi dapat magpalin lang sa ganda at kulay ng mga blue-ringed octopus. Dahil ang pagpapakita nito ng blue ring sa katawan ay senyales na nakakaramdam ito ng takot. We were so amazed by how it looked like. Yung mga patterns niya were so colorful, blue and all that. Nakalimutan na namin na this is one of the venomous octopus or sea creatures around. Just like other venomous animals, no? Kung hindi mo naman talaga siya itetreaten sa kanyang territories, kung hindi mo i-disturb yan, ang tendency pa rin ng mga ganitong hayo is to go away and not attack us. Hindi man parte ng sikat na big 3, nagpakitang gila sa amin ang isang uri ng pugita. Tinatawag silang coconut octopus dahil sa ugali nila na pagbubuhat ng bao ng nyug bilang proteksyon saan man sila mapadpad. Pero sa mga pagkakataong wala silang mahanap na bao, lumalabas ang pagiging maparaan nila at mapaghanap ng ibang mapagtataguan. Ang nakakatawa pa nito, may napansin kaming tinutungtungan niya na parang PVC pipe na nasira, na dala-dala niya kahit saan siya magpunta. For whatever reason, siguro ito yung parang security blanket niya na parang pwede niyang pagtaguan in case there's a need for him to hide. Mapalad at mas maswerte yung mga taga dito sa Dauin. Dahil meron silang mga ganitong klaseng creatures that I can really showcase and be proud of and even earn from it. Noong taong 2000, kung saan 2 marine protected area pa lang ang naideklara, nasa 800,000 pesos daw ang kinikita ng bayan ng Dauin sa diving. Pero ngayon, na meron ng 10 marine protected area sa lugar, umaabot na raw ng halos 10 milyong piso ang kinikita ng Dauin sa diving tourism. 2001-2002, we were declared as the dirtiest town in Negros Oriental. Yun ang time na naging mainit na yung declaration at saka protection effort ko dito sa Dauin. After that, na-declare ko na marine sanctuary, sleepy town lang ito noon, walang interesado dito. Pero ngayon, nakikita mo naman, yun ang product ng effort sa protecting the environment.